Good morning mga ka-billiard. This is San Miguel Asian 9 Ball Tournament. Ito'y laban sa pagitan ni Efren Reyes versus Pan Xiaoting ng China. So nanalo sa lag si Efren Reyes kaya siya ang sasargo sa first rack. This is race to 7, 9 ball match. Okay, mayroong pumasok na bola sa side pockets at saka sa corner pocket. So si Efren pa rin ang titira sa larong ito. Ang lupit naman nung bang shot na yon ni Efren Reyes. Sa una pa lang, nagpapakita na ng gilas itong si The Magician. So, tres preparation para sa 5. Five ball on corner pocket. Preparation for 6 ball in the side pocket. So magaling talaga sa ball preparation tsaka ball control itong si Bata Reyes. Sa isang siglap lang mukhang matatapos na itong first rack. San Miguel Asian 9 Ball Tournament. Ito po yung mga magagaling na player dito sa Asia, no? So hindi kasali dito yung mga taga Western Europe and America. First rack belongs to Efren Reyes. So 1-0 yung score natin. Si Efren Reyes pa rin ang sasargo. So kung sino yung nanalo sa rack, siya pa rin yung sasagor dito sa 9 ball tournament na ito. Second rack, walang pumasok. So kay Xiaoting na ang table ngayon. Medyo tight ang opening ng mga bola. So medyo hindi maganda yung pagkakasargo. Dikit-dikit yung 5 bola sa gitna. Itong si Pan Xiaoting ay tinaguri ang the Queen of 9 Ball ng China. Ayan. Marami na rin na panalunan na championship itong si Pan Xiaoting. So Pan Xiaoting decided to push. Tingnan natin kung kakayanan ni Efren na ipasok itong 1 ball na ito. Long shot. So chinyalens na naman ni Pan si Efren. Ang lupit naman nun. Talagang karambola niya doon sa ano para pumasok. Ganyan po kalupit si Efren Reyes. Malinaw na malinaw pa rin yung mata niya at the age of 52. Sumablay yung dos sa corner pocket. So, balik sa table si Xiaoting. Medyo mahirapan talaga si Xiaoting dito kay Efren Reyes. Una, ang mga style kasi ng mga Chinese players, puro mga safety shots, no? So, si Efren pinakamagaling naman sa kick shot and counter safety, kaya kung puro ganyan ang gagawin ni Xiaoting, talagang matatalo siya dito sa larong ito. Ito ang panibagong safety shot na naman ni Xiaoting. So tingnan natin si Reyes sa kanyang kick shot kung tamaan niya yung 2 ball sa gawing itaas ng billiard table. Okay, halatadong yun si shot sana o kung tinamaan.
So ball in hand kay Xiaoting, advantage ito para kay Xiaoting para makapasok siya ng mga ilan-ilang bola or mga cleanup shots niya lahat itong mga bola na natitira dito sa table. Two ball pocketed in the corner pocket, so preparation para sa three ball. Medyo alanganin ng konti yung sa kanyang preparation, pero manageable naman ito para kay Xiaoting. Three preparation for four ball. Yun. So mayroon palang binabalak itong si Xiaoting for combination para sa 4 ball combination sa 9. So tatapusin na niya itong second rack na ito para makatied si Pan sa match na ito. Rack number 2. Combination from 4 ball to 9 ball in corner pocket. Yun. So all 1 po ang score natin. Skip tayo sa rack number 4. Nanalo sa rack number 3 si Efren Reyes. Kaya ang score natin ay 2-1 in favor of Efren Reyes. Kaya si Reyes ulit ang sasargo. Skip to rack number 4. May pumasok sa corner pocket kaya open pa rin ang table para kay Efren Reyes. Eksaktong tira lang talaga ang mga sargo ni Reyes. Hindi katulad ni Bustamante, talagang umuusok sa sargo kapag tumira si Bustamante. Okay, 10 shot para kay Efren Reyes dun sa corner pocket. Nung one ball, pumasok. So open pa rin ang table para kay Reyes dito sa rack number 4. 2 ball in the corner pocket. Preparation for the 3 ball. Na-scratch siya sa side. So ball in hand para kay Pan Xiaoting. Ang score natin guys ay 2-1 in favor of Efren Reyes. So back to table si Pan Xiaoting. 4 ball preparation for the 5 ball. Easy shot. Nice combination. Nice pocket and nice preparation. A little bit backspin para preparation sa ball number 6 or ball number 5, ball number 5. Backspin ulit para sa ball number 6 in the corner pocket. So mahusay din naman itong si Pan Xiaoting sa kanyang mga ball control and preparation. Long shot lang ang 6 ball sa corner pocket. Medyo mahirap pero manageable para kay Pan. So roll out ka agad dito si Pan. 8 ball in the corner pocket. And easy preparation para sa 9 ball. Nice shot for the 8 ball in the corner pocket. So, rack number 4 will be awarded to Pan Xiaoting. Score is all 2. Okay, skip tayo sa rack number 7. Parehong nanalo sila sa magkabilang rack. So, Efren Reyes got 3 score and Pan Xiaoting got 3. So, this is rack number 7. Si Efren Reyes ang
Nanalo sa huling rack kaya sa sargo siya dito. Unfortunately, walang pumasok kaya balik sa table si Pan Xiaoting. Our score is all 3. Open ang table para kay Pan Xiaoting, ngunit medyo wala siyang maayos na tira dito sa number 1. Tingnan natin kung ano ang gagawin ni Fan Xiaoting dito sa rack na ito. So she decided to push dahil nakatago yung ball number 1 sa likod ng 4 ball. So nagpush siya pero merong kita or pwedeng silipin ang 1. So tingnan natin ang gagawin ni Efren dito. Wow! Ang galing talaga. So yan si Efren Bata Reyes sa kanyang ball control. Kita niyo yun. So nag-push pa ng konti. Spin up yung ginawa ni Efren dito para makarambola niya yung 9 ball. Our score is 4-3. Okay, si Pau Xiaoting ang sasargo. Lakas ng tira. Muntik nang pumasok yung 9 ball sa side pocket. So meron pa rin pumasok. Dalawang bola sa corner pocket. Malakas yung tira niya. Pero konting-konti na lang papasok na sa side ball yung 9 ball. So open na open ang table para kay Pan dito. May tira sa 1 ball. Nice shot para kay Pan. Preparation para sa 2 ball. Medyo gipit siya dito sa 3 ball. So kailangan niyang kumuha na maayos na preparation. Tinatry ni Pan dito na ipasok ang dos sa corner pocket. At the same time, kukuha siya ng preparation dito sa 3 ball. Konting ikot ng bola para stable siyang makakuha ng preparation. Sumobra ng konti pero manageable pa rin siya. Okay na okay pa rin. Magaling din itong si Xiaoting sa ball preparation and control. So tingnan natin kung kaya niyang papasokin itong 4 ball dito sa corner pocket. A little bit thin shot. Nice shot. Mahusay talaga. Yun, nagkaroon siya ng pagkakataon para i-combination ang 5 ball or garambola yung 5 ball sa 9 ball doon sa side pocket. Kung maipasok nyo ito, so magkakaroon ulit tayo ng tie break. Pero kailangan papasukin muna, so ini-spot ni Pan Xiaoting ang karambola from 5 ball to 9 ball para pumasok sa side pocket. Kakayanin kaya niya ito. Medyo alanganin ang bola dahil nakadikit sa cushion. Nice shot. Galing.
Magaling, magaling talagang itong si Pan Xiaoting. So score natin ay all 4. Okay, Efren is back to table. Siya yung sasargo sa rack number 9. May pumasok na isang bola sa rack number 9. So back to table sa Efren. Open ang table para sa kanya. Sa side pocket yung pumasok. So open na ulit ang 2 ball. Corner pocket, got it. Preparation para sa 3 ball. No problem. Corner pocket for the 3 ball. Little bit push spin. Preparation for the 4 ball, another in corner pocket. Oh, say talaga ito sa ball control si Efren Reyes. Okay, little bit stop shot para preparation sa ball number 5 in the corner pocket. Nice shot. Preparation again for the ball number 6 sa corner pocket. So, konting dikit ito sa cushion. Preparation para sa 7 ball in the other side. Napakalupit talaga ng preparation ni Efren. Eksaktong-eksakto. 7 ball sa corner pocket. No problem. Preparation for the 8 ball in the corner pocket. A little bit spin. Nice shot. So, nasa 9 ball corner pocket. And the rack number 9 goes to Efren Reyes. Okay, our score is 5-4. Lead dito si Efren Reyes sa rack number 9. So, better execution and ball control plus preparation. Kaya nakuha ni Efren. Ang score is 5-4. Nangunguna pa rin si Efren Reyes. Siya pa rin ang sasargo sa rack number 10. Sargo si Efren. May pumasok na bola sa corner pocket. Open ang table at meron siyang tira sa ball number 1. So, open ang table para kay Efren. May tira sa ball number 1. Nakaharang ng konti sa 4 ball pero manageable naman. Nice shot. So, pinauna siya sa cushion. Pabanda siya kaya pumasok. Itong second ball, 2 ball is medyo gipit ng konti. Pero kailangan may pasok ito ni Efren Reyes. Nice shot. Uy naman, dala-dalawa pa. 2 sa corner pocket, garambola sa 4. Pumasok pa sa bank shot yung 4. Ang lupit talaga. And may position pa dito sa 3 ball. Yun, binang shot pa niya. Ang lupit talaga para preparation dito sa 4 ball in the corner pocket. Ang lupit ng mga tira na yun ah. Mga trick shot ni Efren. 4 ball para sa corner pocket. No problem. Preparation into 5 pocket. 5 ball into corner pocket. Nice shot. So 6 ball. Konting spin para magkaroon ng preparation sa 9 ball. Easy shot, no problem. Rack number 10 will be awarded to
Efren Reyes. The score is 6-4 in favor of Reyes. Score is 6-4 in favor of Reyes, pero skip natin sa rack number 12. Panalo si Pan sa rack number 11, kaya ang score natin ay 6-5. So, ang sasargo dito ngayon ay si Pan Xiaoting. Score is 6-5. So, ball in hand and breaking si Pao Xiaoting sa rack number 12. The score is 6-5 in favor of Reyes, and this is the last rack for Reyes. Pao Xiaoting break, unfortunately, no ball drops on rack number 11. So back to table si Efren Reyes, open na open sa kanya yung table. So if get lucky, siguradong may matatapos itong match na ito. Ball 1 pumasok, preparation sa ball number 2 sa side pocket. The table is open. So, it is a matter of time para makuha ni Efren ang laro na ito para sa San Miguel Asian 9 Ball Tour Elimination Round. Nice shot, preparation para sa 3 ball in the corner pocket. Next ball is the 4 ball. Nice shot. Preparation again for the 4 ball. And 5 ball in the side pocket. Nice backspin for the 6 ball in the corner pocket. Ando doon lang sa itaas yung 7 ball. So, kayang-kaya na i-prepare yan. Soft spin. Soft shot, preparation for 7 ball to corner pocket, and another spin shot papunta sa kaliwa. Nice shot, preparation naman para sa 8 pocket. Eksaktong eksakto, last rack para kay Efren Reyes for elimination round dito sa San Miguel Asian 9 ball tour elimination round. 9 ball corner, and that's it. Efren Reyes win this match. Check the mic and make sure it sound right. Please subscribe for more videos. See you on next video. Thank you.